15 ng Agosto, Sabado, dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain sa Huda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi, "Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan, pinagpala rin ang bunga ng iyong sinapupunan. Sino nga ba naman ako't naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon? Nang umabot sa aking pandinig ang iyong pagbati, sumikad sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpapala ang naniniwalang magaganap ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas dahil isinaalang-alang niya ang baliwalang utusan niya. At mula ngayon, ituturing akong mapalad sa lahat ng salinlahi. Dakila nga ang ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinatalsik niya sa luklukan ang mga makapangyarihan, itinampok naman ang mga baliwala. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at itinaboy namang walang-wala ang mayayaman. Niningap niya ang Israel na kanyang lingkod, inalaala ang kanyang awa, ayon sa ipinangako niya sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa kanyang angkan magpakailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil isinalang-alang niya ang baliwalang utusan niya at mula ngayon ituturing akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Isinasaad ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria ang katotohanan na sa dulo ng kanyang pananatili sa daigdig, iniakyat ang Birheng Maria katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng langit. Isa itong dogma o opisyal na turo ng Iglesia. Masasabing kailan lamang ito ipinahayag. Ngunit bunga ito ng malaon ng paniniwala ng mga deboto ni Maria. Nakita ng mga deboto sa katauhan ni Maria ang isang huwaran ng buhay na banal sa harap ng mga karaniwang gawain sa buhay. Hinihikayat din tayo ng kapistahang ito na ituring ang langit bilang ating hantungan sa dulo ng panahon. Nakikita natin kay Maria ang isang karaniwang dalaga na nagnilay at nagtiwala sa kalooban at plano ng Diyos. Paulit-ulit siyang naglakas loob na ibigay ang kanyang fiat o pagsang-ayon sa Diyos. Kapwa na unawaan ni Maria at Elizabeth na ang hindi maipaliwanag nilang pagdadalantao ay parehong dulot ng mahiwagang kamay ng Diyos. Hindi ibinigay ang malalaking biyayang iyon para sa kanilang dalawa lamang, kundi para sa lahat ng tao at sa lahat ng salinlahi. Gumagawa ng kabalintunaan ang Diyos kung saan ang magluluwal ng tagapagligtas ay isang birhen, magsisilang din ang isang baog at ang mga makapangyarihan ay ibabagsak mula sa kanilang mga trono at ang mga aba ay itataas. Pagsasagawa. Ang mga magagandang nangyari kay Maria ay pagbabadya ng mga magagandang bagay na gagawin ng kanyang anak na si Jesus sa hinaharap.